Magandang araw, magandang people. I'm back. Welcome to my channel. Again, this is Bob. So, for today's vlogs is that i-discuss natin itong what is the different functions of the gate guard. No? So, ito is episode 2 dahil natapos na natin yung episode 1. Sobrang dami kasi ng functions, so that's why hinati natin by 2. So, again, before we proceed to our main topic, kung bago lang kayo sa channel ko, mag-subscribe na, mag-like, mag-share, and then mag-comment. And then, mag-request din kung anong gustong topic yung i-discuss natin at gawa natin ng content. Bago tayo mag-proceed dun sa main topic natin, gusto ko lang muna i-discuss yung gate natin na mayroong X-ray machine. So, again, itong video na to is depends on the set up by the company. I mean, kung ano yung naka-in-place na policies and procedures nyo, is that yun dapat yung susundin nyo. Pero kung wala, pwedeng maging guide nyo itong video na to para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga function ng isang security guard na na-assign sa gate. So, sa set up ng company kasi sa entrance, for example, mayroong X-ray machine. Tinanong kayo kung ano yung chine-check nyo, for example, palabas. Of course, isa lang ang sagot nyo dyan. Chine-check nyo lahat ng items ng company. Baka dinala ng empleyado, no, kung sino mga visitors. So, yun yung chine-check nyo. Dapat walang mailabas na company property without the proper authority or gate pass. Ganun lang yun. Kung papasok, of course, ang sagot nyo is that walang deadly weapon na pwedeng makapasok or firearms. So, yun lang naman yun. Lahat ng unusual, illegals, hindi pwedeng makapasok na hindi na-scrutinize or na-check ng security. Yan yung pinaka-main function ng gate guard. No? Kasi, mayroon tayong mga security personnel na pag tinanong mo, hindi masasagot. No? Itong video na to ay para sa inyo. And then, pangalawang tanong, ano bang chine-check mo palabas? Ay, hindi rin makasagot. Sabi ko nga kanina, as I mentioned while ago, isa lang yung chine-check nyo dyan. Company property. No? So, kung dala-dala ng isang empleyado, kung sino mang personnel yon, dala-dala niya yung company property without the proper authority or gate pass, any documents, hindi po pwede yan. So, again, kung may naka-emplace kayo na policy and procedures din sa company nyo, yun yung dapat ninyong i-implement. Now, sir, paano kung wala sa policy and procedures? Now, ganito lang ang gawin nyo dyan. Of course, inform your immediate supervisor. Seeking advice. No, para hindi kayo mabulyaso. So, again, ang video na to ay guide para sa inyo para hindi kayo mabulyaso sa area nyo or sa area of responsibility nyo or EOR. Mga colleagues natin, dun sa mga security personnel natin na nakalimot dun sa mga functions nila. For example, na-assign sila sa gate. Itong video na to ay para sa inyo. Now, we proceed to the difference function of the gate guard. So, naghinto tayo dun sa unang video, yung number 11. So, nag-start tayo dito sa number 12. Ang sinasabi dito, number 12, prevents people who wear sando shorts from entering the premises during office hours. So, mayroong mga company na during office hours, ayaw nilang magpapasok ng empleyado na nakasando lang, nakachinelas, and din nakashorts. Now, depende sa setup ng company yan. As I mentioned, kung ano yung setup ng company nyo, ano yung naka-in-place na system nyo, yun yung susundin natin. Now, kung walang policy and procedures na naka-in-place doon, so, call your immediate supervisor. Ang video na ito is bilang guide lang sa inyo para maayos yung trabaho nyo sa gate. Okay? So, ang sabi nga, number 12, kung ang policy and procedures ng company is hindi pwedeng pumasok yung nakasando, nakashorts, nakasinilas, so, i-enforce natin yung policy and procedures na yan. Again, depends on the policy and procedures being in place to your company. Okay? Number 13, prevent employees from checking out of company during working period. Mayroong mga company na during work time, hindi nila pinapalabas yung kanilang mga empleyado. So, as a security, as a gate security,
as a gate security personnel na assign ka doon sa gate, so i-enforce mo yan, i-implement mo yan. Mayroong nagpopong mailit, isa lang ang gawin mo dyan. Inform your immediate supervisor. So, sigurado ako, ang masusunod naman dyan, kung ano yung memo na ibinaba ng higher management. Okay? Huwag tayong makipag-away. Ang gawin na natin, make the report or inform your immediate supervisor. So, number 15, company products being brought out by customers, visitors, employees, hand carried or loaded in vehicles are carefully checked. No, only those covered by gate pass are hand carried permitted to be brought out of the company. So lahat, again, kung depende sa company nyo, for example, ang didiscuss natin dito is sa hotel. No, kung ano yung company products nyo, ano bang company products hotel, no? Towels, property, no? Mga cake. So kung may dalang empleyado na ganun, of course, ang isa lang hanapin natin dyan, receipt. No, kung ang visitors nila may dalang ganun, isa lang din hanapin natin dyan, resibo. Now, pag company property, isa lang din ang hanapin natin dyan. Documents, property, gate pass. Dalawang klaseng gate pass. No, ano ba yun? Non-returnable at saka returnable. Pag sinabi natin non-returnable, ito yung mga gamit ng supplier na hindi na pwedeng ibalik sa company. I mean, pinahiram lang sa company. Pag returnable, ito ay refers to company property, no? Pagmamay-ari ng company ito. Okay, so yun lang yung gagawin natin. Documentation, property gate pass, no? Or moving property, no? So ganun lang yun kadali. Kayong malito, ladies and gentlemen, or mga security personnel natin, napakadali lang ang trabaho ng security basta masundan lang yung policy and procedures na in place doon. Ang mahirap lang, nag-duty na kayo doon pero hindi kayo aware sa policy and procedures ng company. So that's why, lagi ko ini-emphasize sa lahat ng detachment commander, no? Detachment commander, from detachment commander to chief in charge, na dapat bago kayo mag-deploy ng security personnel nyo, is dapat nabibrief nyo muna sila about sa policy and procedure ng company. Dahil halimbawa, pag hindi nila alam yon, and hindi sila familiar doon sa policy and procedures na yon, sure ako, 100% mabubulyaso yung personnel nyo. 16, entry of delivery vehicles are made only on the stipulated time schedule. So for example, sa company nyo, mayroong time limits or may time schedule, no, sa pag-deliver ng mga supplier. No, for example, from 8 to 11, then 11 to 1, magkuklose sila. So kung ano yung naka-stipulate doon sa company nyo, so yun yung i-enforce nyo. So sure naman ako, lahat ng company bago mag-open yan, may mga policy and procedures na yan ma-implement ng security personnel, especially sa mga entrances. So, huwag kayong malito. Sabi ko nga kanina, kung walang naka-implement na policy and procedures, simple lang ang gawin nyo, inform your immediate supervisor. So ganun lang ang gawin nyo, or yung DC mo, kaya EDC mo, SIC mo, para ikaw ay iwas sa bulyaso, tapos sila yung mag-handle ng ganung issue. Ganun lang kadali yung trabaho ng security personnel na na-assign sa entrance or gate staff. And depende, no? Maraming entrance kasi. Entrance ng employee, entrance ng mga delivery, entrance gate ng guest or visitors. Depende kung saan ka na-assign. Again, may different policy and procedures na na-implement doon. So yun lang yung susundan nyo. Yun lang yung implement. So number 17, takes the name of delivery personnel and direct them where the truck should park and unload their deliveries. No, for example, sa entrance, sa gate mo, kung ikaw naka-duty doon, pagdating ng delivery, of course, kuhanin mo yung personal information niya. Company, a name, driver's license, or driver's license number, and then kung sino, ano yung items, kung sino yung deliveran, and then yung plate number, and then time. So kung ano oras dumating. So dapat mayroon kayong delivery logbook or log sheet ang tawag noon. Para in case of any future incident, mayroong source of information yung investigador ninyo, or di kaya yung
security officer ninyo. Kasi mahirap naman yung walang record kasi wala kayong source of information. Number 18 is that records the plate number of the delivery vehicles, name of the drivers, time arrival and departure. So, parang the same lang sila nung number 17. No? Sabi lang niya, i-record mo yung plate number ng sasakyan, name ng driver, and then time of arrival. So, saan nire-record? Pwedeng sa logbook, pwedeng sa log sheet. Then, number 19, last, submits incident report to the Tasman commander on incident that happened during your tour of duty. Kung ano man yung mga nangyari during tour of duty mo, gawan mo ng report, information report, and then submit to detachment commander mo. O di kaya kung may client kayo, pwede naman sa client. Kung isa-isa lang, di isubmit mo dun sa isa-isa. Gawan mo lang siya ng kunting details para at least mayroong reference sa paggawa ng report yung security officer on duty. Alright? So, that's it, ladies and gentlemen. Security personnel natin. So, sana marami kayong nakuha sa video na to. Kung mayroon kayong tanong, pwede kayong mag-message sa comment section para at least masagot natin yan. Again, kung bago lang kayo sa channel ko, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and mag-comment. And then mag-request kung anong video yung gustong i-discuss natin, re-vlog natin, para at least magawa natin ng content. No? Again, doon sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyo. Doon sa mga nagpa-members, maraming salamat din sa inyo. So, bago tayo mag-out, gusto ko munang i-shout out si Mr. Jerry Osal ng Negros. Isa rin siya sa mga pinakamasugid nating viewers, no, na laging updated sa video natin ito. So, maraming salamat sa iyo, Sir Jerry Osal. So, tuloy mo lang, sure, marami kang matutunan sa video ko. I'm out. I'll be back for another interesting topic. Bye-bye.